Good day po sa inyong lahat. Narito na pong ating latest story sa araw na ito. Matatandang isinugod si Kim nitong Webes ng madaling araw dahil natagpo ang walang malay sa kanyang kwarto. Sa Manila Central University Hospital siya dinala at hanggang ngayon ay naka-confine pa rin siya roon. Pero ayon sa kanyang kaibigan na si Brian Alejandria, brain dead na po si Kim Idol, waiting na lang po sa desisyon ng mama niya kung i-stop na bibigay ng gamot. Sa Bicol pa daw manggagaling ang ina ni Kim pero mga kapatid niya ay nasa ospital na lahat at tanggap na ang nangyari sa kapatid. Si Kim ay may brain arteriovenous malformation o AVM since 2015. Sinabihan na siya anytime na pwedeng umatake ang AVM niya. Kahit nagpe-perform para siya sa stage, actually noong 2015, pinapastop na siya mag-work sa Circo and Clowns. Pero sinabi ni Kim sa doktor, "I'd rather die on a stage than die on my bed." Yan ay eksaktong sagot niya sa doktor. Since 2015, Kim is literally a walking time bomb. Nagkataon lang na sa duty siya inabutan, kwento pa ni Brian. Kung babasahin daw ang timeline ni Kim sa Facebook, ay may post siya noong July 6. "Nagkaka-migraine ako sa panunod ng hearing sa franchise ng ABS-CBN. Ang huling post naman niya ay noong July 7 kung saan kinuna niya ang langit na sobrang maaliwalas at kita ang Philippine Arena. Premonition na nga bang ibig sabihin ng mga post ni Kim? Miyembro si Kim ng Iglesia ni Cristo, kaya naman nung sabihan siyang sa Philippine Arena nitong June siya maa-assign bilang marshal para sa mga naka-quarantine doon, ay masaya ang pakiramdam niya. Maayo na magsimula si Kim sa bago niyang trabaho bilang frontliner. Sabi pa ng kaibigan ni Kim, kwento ni Kim sa amin noon, kinuha ako ng doktor na friend ng friend ko. Ngayon nag-i-encode ako sa opisina nila dito sa port area ng mga health declaration card. I applied for it. I was deployed the other day but was pulled out. While waiting for deployment, I'm doing some errands here in Bureau of Quarantine. Waiting po ako ulit na ma-deploy sa hotel. Pero if ako po ang masusunod, mas preferred ko na mag-encode na lang kasi mas safe kesa sa humalibilo sa mga repatriates na naka-quarantine sa hotel kasi pwede pong may mag-positive sa kanila. Pahinga na muna ang aking entertainer alter ego na si Kim Idol habang ideal pang entertainment business. Normal na buhay muna as a government employee with my real identity, Michael Argente. Hanggang ngayon ay naka-life support pa rin sa hospital si Kim at hinihintay ang desisyon ng kanyang ina. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Stay safe, everyone!